Hi! Join me as I travel and explore the 82 beautiful provinces of the Philippines. In this video, pupunta ako sa probinsya ng Camarines Norte. This is a tour package organized by Trips and Deal Travel and Tours. We paid 4,500 per pax for a 2-day, 1-night Calaguas Island adventure. Kasama na dito ang round-trip van and boat transfers, resort entrance fee, local tour coordinator, tent accommodation, and 3 heavy meals. You can visit their page for updated price and deals. Umalis kami ng Manila around 9 p.m. and dumating kami sa Binzon's Camarines Norte around 6 a.m. the next day. After ng 9 hours na drive with few stopovers. Bago kami sumakay ng bangka papuntang isla, kumain muna kami ng breakfast sa Binzon's Port. This will cost you around 30 to 50 pesos. Bumili din kami ng plastic to cover our bags dahil may possibility na mabasa ito sakaling malakas ang alon. This huge plastic bag is just 20 pesos per piece. Umalis kami sa Binzon's Port around 7:30 a.m. Fortunately, sobrang ganda ng weather kaya hindi naging maalon ang biyahe namin. For our safety, kailangan din na nakasuot kaming lahat ng life vest. After 2 hours of boat ride, around 9:30 a.m, we finally made it sa napakagandang Calaguas Island. Upon our arrival, we were amazed by the clear blue water and powdery white sand ng isla. Tour namin kayo dito sa Calaguas Island. Ito yung aming tent. Kasama na siya sa tour package. And hindi siya mabuksan. Ayan. So yung una, nag-rent kami 50 pesos each. Comforter 150. Pos ayan yung mga gamit namin. Ayan. Naman din kaming kinuwang upuan. And then, nasa ilalim kami ng puno para pag umulan, meron pa din kami yung bubong. Ito is 9,000 pesos. Aircon room. Tapos, ayan, lakad tayo. Doon may parang pavilion. Nandun yung CR sa dulo. Tapos, ayan, merong tindahan dyan. Lahat meron sila, pati wifi. And, ito naman ang ito, fan room. Kano nga? 4,500. Ito open cabana, 3,000. And ito yung ayan. We then enjoyed our delicious lunch na included sa binayaran namin. Hi guys, so ngayon free time namin. Kakatapos lang ng lunch, and then before lunch, yung dumating kami dito, we were given time to organize our stuff dun sa mga tent namin and yung mga possible gamitin for island hopping later at 3 o'clock. The best time to visit Calaguas Island is during the dry season, which is December to May. Dahil sa maulan na panahon, hindi advisable na magpunta dito around June to November. Pero dahil makulit ako, I celebrated my birthday sa Calaguas Island last September at napakaswerte namin dahil sobrang ganda ng panahon ng weekend na yun.
Nag-start kami ng island hopping around 3 PM and we paid 250 pesos per person. After 15 to 20 minutes na boat ride, we reach our first destination, which is Balagbag Island. Ayan, so isimula kami sa pag-akyat dito. Sige, makita ko sa inyo kung anong aakyatin namin. After ng 10 minutes na hike, we were able to reach the Balagbag Island Hill Viewpoint. Dahil sa napakagandang view na matatanaw dito, tinatawag din itong Bibet Batanes. Next activity guys ay snorkeling. So hindi pala siya more on highland hopping, more on activities, hopping. Ayan, so yun yung mga mag-snorkel. Ako, I decided not to kasi takot ako sa malalim kahit may life vest. So. So ayun guys, tapos na ang island / activity hopping airback dito sa mismong island ng Kalagwas. So pakita ko lang sa inyo yung beach dito kung gaano siya kaganda. Sundok. Habang hinahanda ang dinner namin na kasama sa tour package, we decided na mag-swimming muna while watching the sunset. Good morning. Time check is 5 AM. Gumising kami ng maaga kasi mag-hike kami to watch the sunrise. Tapos dito kami natulog. Boom. May mga kortina lang na nakasabit. Yan. Tapos, beachfront din siya. Ayan yung beach. Medyo madilim lang. 3,500 to 4,000 a night dito. Kaya lang, kami hindi na kami nagbayad. Kasi sa tent talaga kami. Kaya lang nilalanggam yung tent namin. So, lumipat na lang kami dito. Pwede naman daw kung walang nakastay. Mag-hike na po kami papunta sa taas for the sunset. Chill! Dadaanan natin. Ito po yung dinadaanan namin ngayon. Mga kalabaw.
Ang tour guide for this hike ay kasama na din sa tour package. But may entrance fee na 20 pesos per head sa Tinago Hills. We were advised to climb the hills as early as possible para mapanood namin ang sunrise. Kaya habang hinahanda ang breakfast namin, we decided na mag-hike na kahit medyo pasikat na ang araw. Ay, wait lang. Alis ka dyan. Uy. Ayan. So, ayan. Pinalakad muna sila dahil baka... Andiyan kami, guys. We made it. Nalapit lang. So, ayan siya. After ng 20 minutes na hike, narating namin ang Tinago Hills viewpoint. From here, you will have a 360 view of Calaguas Island. After a few minutes of picture taking and enjoying the view, we head back sa resort to eat our breakfast na included din sa tour package. Calaguas is actually a group of islands, 17 to be exact. Pero ang pinakasikat at pinakamalaki ay ang Tinaga Island, kung saan nandoon ang isang kalahating kilometro na mahabang buhangin. Malakad ako ngayon kapag kasi iba na bakit. Ayun siya, guys. Oh. Hi! Ayun. May nag-hide doon. Ayan siya, super swimming. Dahil wala naman siyang iniisip na napupunta ang kasal. Ayan siya. Bata yun. Ayan siya, enjoy na enjoy. Mamaya magre-reklamo na naman siya sa kanyang... Time check, 9 a.m. Pabalik na kami ng Manila. And sobrang nag-enjoy kami dito sa Calaguas Island Camarines Norte trip namin. So for one last time, pagmasdan natin yung ganda ng Calaguas Island. Ang Camarines Norte ay ang 47th province sa aking Project 82 Philippines. 35 province to go, hashtag Pilipinas Muna.